yan. What's up, mga kapaparo drive ko? Muli po, magandang araw, magandang buhay. Kumusta po ang ating performance sa kasada? Wala bang nagalit sa inyo? Paulit-ulit na ako nagtatanong ng ganyan every time na mayroon po akong vlog. Bakit? Kasi po, marami ako nakikita sa kalsada na hindi man sila abutin ng kanilang ginawa ng hindi maganda sa kalsada. Tiyak akong minumura sila at sinusumpa sila. Bakit? Kasi ginawa po nila ng hindi maganda. So, wag po tayo sanang ganun. Wag po sana tayong maging katulad nila. So, ngayon po, ang ating pag-uusapan ay napakalaga din po. Kumbaga, hindi nga po ito lumalabas sa ELTO examination. Pero, ito po ay kailangan nating nalalaman dahil ito ay isa sa paraan ng pag-iingat po ng ating mga sasakyan or maiwasan po tayong tumirik. Dahil pag hindi po natin alam ang bagay na ito, sigurado po natitirik tayo. No? Pero, kung hindi po tayo magkaibigan, kung hindi po tayo magka-connecta sa bawat isa, wala ka pong ibang gagawin. Just subscribe on my channel and press the notification bell upang nasa gayon ay palagi ka pong notify sa lahat ng mga videong gagawin ko pa. At paki-like and share it sa iba upang nang sa gayon malaman po nila itong ating pag-uusapan ngayon na napaka-importante po na dapat nating nalaman para po natin na-sure ang ating sasakyan na secure. So ang pag-uusapan natin ngayon guys, paano malalaman kung nagkakarga ba ang iyong battery? Paano malalaman na ikaw ay titirik nang ang dahilan ay battery? No? Kumbaga, kung ang iyong battery po ay matagal na, more than a year na po ang iyong battery at hindi pinapalitan, paano mo malalaman or paano mo tetestingin na ang battery mo ay hindi ka dadalhin sa pagtirik ng iyong sasakyan? Dapat mo na bang palitan or dapat mo pa siyang pagtiyagaan? So guys, kapag ang ating sasakyan o ang ating battery ay mahigit na sa isang taon, andyan na po ang tinatawag na mahirap na pong i-start, hard to start na po iyan. Pero paano po natin na mapagtiyagaan pa yan? Ano ang pwede nating maging pamantayan upang nang sa gayon ay alam naman nating hindi pa tayo dadalhin sa pagtirik ng ating sasakyan ng battery na yan? So kung gusto mong malaman, just keep on watching mula po ngayon hanggang sa katapusan. Pang nasa gayon ay malaman mo din po ano ang technique na dapat mong ginagawa upang nasa gayon ay nalalaman mo kung okay pa ang iyong battery. So, hard to start na ba ang sasakyan mo pero wala kang pambili ng battery? Pero pwede po pa naman siyang gamitin. Alam mo ba kung paano mo ito gagawin? So, panoorin mo ang video kung ito. Tara, manood tayo. Okay? Paano ko siya tinetesting kung okay pa ba siya? Ang battery ko po ay more than a year na po. Nung June pa. So, ngayon ay August pag sa September na nga. Pero okay pa po siya. Nagagamit pa. Paano ko siya tinetesting? Okay? Alam mo kung nagkakarga ang battery o hindi. Kasi pag hindi ang alternator nagkakarga, may posibilidad malulobat ka, titiri ka. So kailangan may ganito ka, kahit na yan, parang bakal siya. Na yan, dahil nasa ganyan, at ganyan. Yan. Tapos dikit mo siya rito. Yan. Pag may higop, yan, okay yan. Pero pag walang higop, delikado yan. May posibilidad tumiri ka. Kaya, ibig sabihin, hindi nagkakarga ang alternator. No? Yan, nakikita mo yan, hihigop. Pag hihigop siya, parang hihigop siya,
maganda yung ano, o kayong alternator mo, nagkakarga siya, no? So I hope so, may natutunan kayo. So ayan, napanood nyo paano ko tinetesting ang battery ng aking sasakyan, saan ko siya pinadadaan, paano ko siya tinitingnan, at paano ako makakasigurong hindi niya ako ititirik. Basta guys, ang alternator always check, yun nga po sa ipinakita ko, para malaman mo kung pwede pa ang battery mo, kung uubra pa ba, kung nagkakarga pa ba yan. So, doon po sa ginawa kong pinakita ko sa inyong video, doon nyo po malalaman kung okay pa ba na dapat po ba nating pagtiyagaan dahil wala ka pang pambili. So, muli po, sana po ako ay nakabigay na naman po ng impormasyon sa inyo, nakabigay po ng tulong sa inyo upang nasa gayon, alam nyo po ang inyong gagawin kapag ka po ang inyong battery ay more than a year na at hard to start na. Kung dapat mo ba bang pagtiyagaan o dapat mo nang palitan. So, nandito naman po ang aking paalala sa lahat po ng mga motorista na kagaya ko. Huwag po tayong palagi nagmamadali dahil baka imbis na ikaw ay mapadali, sa aksidente ikaw ay mapagawi. Ating buhay ingatan palagi, isipin mo ang iyong pamilya naghihintay sa iyong pag-uwi. Paano? Bye-bye. God bless. This is your Papa Rod Drive Vlogs na patuloy po nagpapasalamat po sa inyo. Hasta la vista, bebe. Mwah. See you on my next vlog.